Yes guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Meron ka bang GCash money or meron ka bang extra money at gusto mong lumakito o lumago o kaya mag-grow at ito ay wala ka nang gagawin? So hahayaan mo na lang siya at mag-grow katulad nito. Alright? So ngayon guys, nakikita nyo ngayon sa screen yung aking GCash. Okay, ito po yung aking personal GCash. At guys, consistent, meron kasi akong nare-receive, ginagamit po nila yung GCash pang payout sa akin. Now, hindi ko siya ginagastos. Okay, yung iba kasi guys, ginagastos nila agad. Ako guys, hindi ko ginagastos. Hinahayaan ko lang siyang lumago at mag-grow ng malaki. Alright, so ngayon guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo paano ka palaguin yung GCash mo, wala ka nang gagawin. Ito ay 100% legit. Okay, meron pong mga... ito ay malaking company, okay? At pararamihin mo or palalagin mo yung kita mo dito. Guys, 10% to 20% per annum or minsan per 3 months, it depends sa mga contracts na pwede nyong ilagay. So, itong video na to ay ituturo ko sa inyo yung full step by step kung paano palaguin yung GCash mo or yung pera mo. Wala ka nang gagawin, 100% legit and 100% paying. Ituturo ko sa inyo yung full step by step. So stick with me. Yes, hello guys. Ito na po yung company wherein dito pwedeng mag-grow yung GCash nyo or yung pera nyo. Okay? Na kikita na lang siya monthly. Alright? So first, papakilala ko muna yung company. Ang company po ay yung tawag ay Seed In. Okay? So ito po ay, ang meaning po niya, okay? So, Southeast Asian, ito po yung largest business financing platform. Dito natin ilalagay yung ating GCash or yung ating pera. So, yung company guys, nag-start po siya ng 2013, okay? At ang goal niya talaga or vision niya is tulungan yung mga local businesses. So, ang company na Seed In ay meron na po siyang 10 billion, okay, worth of funds since nag-launch to ng February 2014, alright? So, okay, so, established 2013, okay? At, kung i-compute natin yan, yung annualized na parang investment natin is 7%. Pero may mga short term na mas malaki. Mamaya papakita ko sa inyo yan. So, ito po yung team nila, okay? Ito po yung advisor nila, so si Dexter Liu, at saka yung co-founder, okay, si Eddie Lee. So, ito yung mga board of advisors. Ito po yung president, si Anson Yu. Or we ang tawag nila dyan. Edison Chai. So, ito, check nyo na lang dyan, guys. Okay? So, first step na gagawin nyo is i-click nyo po yung link dyan sa description para makapag-create po tayo ng account. Okay? Click nyo po yan. Nandyan po sa first paragraph or second paragraph. I-click nyo po yan at ito po yung makikita nyo. Alright, guys. So, ito na po yung first step na gagawin po natin dito sa Seed In. Alright, so dito guys, pwede po tayong kumita, sabi ko nga, from 7% to 20% per annum at monthly po yung payment po nila dito, pwede nating i-cash out through GCash. So, igagawin natin full step by step to. Okay, so ituturo ko muna sa inyo paano mag-sign up, okay, paano mag-top up or paano maglagay ng GCash dito sa Seed In at paano rin mag-withdraw, okay, dito sa Seed In. So, napakadali at siyempre, para makapag-start kayo, dapat po kompleto po yung profile nyo. Okay? So, ituturo ko sa inyo, guys. So, register a new account. So, ang gagawin nyo lang, so, dalawa yung pagpipilian dyan, retail, qualified, or issuer. So, ang gagawin nyo is, click lang natin tong retail, and then, click nyo lang po yung next. Ito po yung maganda rito, guys. Okay? I-click nyo lang po yung email or kaya Facebook registration, pwede na po natin gamitin. Okay? Simple lang siya. And then, o kaya, i-manual mo na input yung email address. Then, ilagay nyo po yung password nyo. After that, okay, click nyo lang po yung re-enter nyo po yung password nyo. Ilagay nyo lang po dyan. Then, I have read. Click nyo lang po yung I have read. And, click nyo lang po, I am not a robot. After that, guys, click nyo lang po yung register. And that's it, guys. Meron na po kayong account sa Seed In. Pero, after that, ang gagawin po muna natin ay kukumpletuhin po natin yung file na kailangan nila para makapag-start tayo kasi i-approve muna yung account natin. Bakit? This is an investment. Okay, palalagoin natin yung GCash natin. Siyempre, kailangan natin, gusto natin, yung GCash natin, hindi basta-basta mawala. Alright, so papakita ko sa inyo yung i-fill up po natin.
All right, guys, so dapat kumpletihin po natin yung personal profile natin. So, kailangan po nila ng email address. Okay, di ba nilagay nyo na kanina nag-sign up kayo? Kailangan yung ilagay yung first name, middle name, last name, suffix kung meron, gender, date of birth, all right, place of birth, company name, employee position, then TIN number. Bakit kailangan nila ng TIN number? Kasi ito ay 100% legit na pwedeng palaguin yung pera mo bukod sa banks. Okay? Better than banks. Okay? So, yung company name, kung wala po kayong company, personal, lagay nyo na lang po yung name nyo. Employee position, di sabihin nyo na lang owner o sabihin nyo na lang how. Depende kung ano yung gusto nyo, pwedeng ilagay dyan. Okay? And then, after that, ilalagay din po natin yung ating. Okay? So, dapat po, meron po tayong address, ilalagay natin. City, province, country, personal zip code. I-fill up natin lahat yan. Landline, then mobile phone. After that, guys, okay, so, source of income. Lalagay nyo rin po kung ilan po yung source of, or magkano po yung source of income or annual gross income nyo. Ilagay nyo po dyan. And then, kailangan po nila ng bank details. Okay, bakit? Ito ay malaking company kasi. So, ilagay nyo anong bank. Pwede po yung any banks po sa Philippines. Pwede. Ilagay nyo account number, okay, address, SWIFT code. Yung SWIFT code, guys, pwede pong kung anong company nyo, ilagay nyo lang po sa Google, then type nyo po yung SWIFT code ng halimbawa BPI, BDO, Metrobank. Lalabas po yan. At yun po yung i-input nyo dyan. Then, proof. So, pipicturan nyo po yung bank account nyo. Okay, so, pwede po yung bank statement. Pwede po, i-click nyo lang po yan. Kasi sa akin, guys, approved na. So, yun ang ginawa ko. So, pinicturan ko yung parang passbook ko. Then, yun ang pinakita ko din, in-approve nila. After that, proof of personal identity. So, kailangan po natin ng ID. Alright? So, syempre, ito ay pera. Kung mag-invest ka ng 100,000, ayaw, gusto mo bang ganun-ganun na lang, di ba? So, update. So, i-update mo lagi yan. So, dalawa po yung kailangan nila. Pwede pong driver's license at voter's ID yung ginamit ko. And then, kailangan din po nila ng, okay, ng proof of address. Okay, so pwede na rin po siguro yung bank account nyo, pwede na rin po yan. Or billing, pwede rin po gamitin yan. Okay, para meron kayong proof of address. Kasi ito ay about investment. Okay, and then, so, kailangan na po yung GCash settings. Kailangan po mailagay nyo po yung GCash nyo. Okay, after that, okay, pwede rin po kayo maglagay ng, ilalagay nyo rin po yung signature nyo, signature nyo. Paano yon? Sa bond paper, magpipirma po kayo ng tatlong beses, and then i-upload nyo lang po siya. And then, okay, then papakita nyo na po, parang for approval siya. So, 7 days or 5 days, okay, malalaman nyo po yon sa email nyo, through email. Alright? So, ngayon, papakita ko na sa inyo yung aking account. Alright guys, so ipapakita ko lang muna na meron na po akong mga funds dito pero hindi pa siya ganun kalaki. Pero unti-unti, mag-i-invest na ako dito. So meron na akong on-hold funds. Ibig sabihin, nakapag-invest na, kaya lang i-verify lang nila at kinukompleto lang nila yung investment. Okay, so our proceeds. So nandito na. Kapag okay na siya, mapupunta dito sa invested funds. At dito monthly, makikita po natin yung ating payout. Okay, total interest earned, makikita natin siya sa ating dashboard. Okay. So, at makikita po natin yung earnings ng ating investment dito. So, maganda, di ba? Ang maganda nito, pwede po nating i-cash out yung ating earnings kapag okay na siya. Okay? So, dito guys, okay, so, paano ngayon magkakarga? Okay, halimbawa, gusto mo na mag-invest. So, if meron ka ng account, paano mag-invest? Simple lang siya guys. Top up funds lang tayo. Magta-top up lang tayo. So, click-click lang natin itong top up. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, actual guys, na magde-deposit po tayo gamit po yung aking GCash. Alright guys, so ngayon tuturo ko na sa inyo, paano ba mag-top up? Okay, so kakargahan na natin yung ating account. So, ngayon magdadagdag ulit ako para makita nyo guys. Okay, so top up funds. Okay, pwede po yung bank transfer, pwede po yung online banking, pwede po yung mobile wallet, or over-the-counter, or pwede rin po yung check. Alright, so ngayon ang gagawin ko, gagamitin ko yung GCash kasi yan nga yung video natin. So, click-click ko lang tong mobile wallet. Alright? So, i-click ko lang tong GCash. And then, ilalagay ko kung ilan. So, maglalagay ako ngayon ng 5,000. Okay? Magde-deposit ako. Submit ko lang. Okay? Para makita nyo lang, guys, yung process, actual na process niyan. Alright? So,
So after that, guys, titingnan po natin yung pay gate. Okay, so ito na yon. Okay, so magde-deposit ako dyan ngayon. So ilalagay ko lang dito. Click ko lang yung I agree. Okay, and then click ko lang tong GCash. Okay, so yan. So ngayon ay, okay, click lang natin tong continue. Okay, so ito na yung actual mismo, guys, na sabi niya, do not press back or refresh the page. So, halimbawa, nagre-read siya, huwag mong i-re-refresh kasi pag ni-refresh mo, wala na ulit yung gateway mo, parang ganun. So, nandito po yung aking GCash, then pay, click ko lang yung next. Okay, so babayaran ko na siya. So, titignan ko ngayon sa aking message kasi magme-message yan. Okay, may message nila ako yung code. Okay, so titignan ko lang dito sa aking phone kung meron na yung message nila. So, yan, meron na sa akin. 786860. So, then click ko lang yung next. Okay, so yung pin ko, okay, walang problema naman yan, guys. Yung pin ko sa aking GCash, then click ko lang yung next. Alright, so makikita natin, guys, yan, you're about to pay. So, para sigurado, is i-click ko na tong pay. Pay 5,000. Okay. So, hintayin lang natin at makikita natin, guys, kapag okay na yung payment, okay, okay, meron siyang text message sa aking GCash na nabayaran na. So, sabi naman dito, payment transaction resolved successful. So, transaction successful, then click ko na lang itong continue. Okay, so mabilis lang, guys, pag mobile wallet yung ginamit natin katulad ng GCash. Okay, so ang totoo nga, minsan, kapag balik natin dyan, okay, so meron ka na kaagad. Okay, kung titingnan mo dito sa ating My Account, okay, dito sa dashboard, okay, ay, yun. So, ganun lang siya kabilis, guys. Few seconds lang, nandito na po yung ating investment. So, ready for investment na po itong funds natin. Okay, so ngayon, ang mangyayari, paano ako mag-i-invest? Minsan, pwede rin dito, click mo lang itong I want to invest, okay? Or, walang available. So, makikita mo kung may available dito. Pero, ang ginagawa ko, or ginagawa nila, is nag-i-email sila. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung mga email na available. Kapag may available, mag-i-email sila. Kaya dapat, i-check nyo lagi yung email na ginamit nyo for login. So, papakita ko sa inyo. Alright, guys, ito po yung kanilang email sa akin kapag merong available. So, ganito yung laman niya. New investment listing is up on Seed in Philippines. So, here are the investment details. So, nandito na yon. So, ang project summary is 5.6 million. So, maturity. So, nandito na. So, mag-i-start siya ng December 14 hanggang January 12 yung pagbebenta nila ng share. And then, ito po ay makukuha mo sa maturity niya is January 12, 2022. Okay, so return per annum is 16%. Okay, so yung 16% po, yung per annum nyo po dito, short term lang siya. Okay, so parang 1 year lang. Okay, and then, i-click mo lang to. Okay, para makita mo yan, click mo lang yan. And then, mapupunta na po kayo, mare-redirect po kayo kay Seedin. And, dun guys, okay, pipili po kayo kung saan nyo gagamit, kung mag-i-invest ba kayo o hindi. Okay, so ganito po yan. So, balik tayo dito sa Seedin. Okay. Minsan, guys, meron siyang tinatawag nilang etong si... So, punta lang tayo sa My Account. Okay. And then... Okay, ito po yung ginagamit nila, yung Alfred Auto Invest. Para automatic na po yung pag-i-invest. Hindi ka na ikaw yung magmamanual. Pero, click natin yung My Auto Invest. Pwede natin ilagay yan kung ano yung gusto natin. Halimbawa, ako, naglagay ako ng 15 to 20%, 10 to 12 months yung term. Okay, so 7,000 yung nilagay ko sa yung available yan. Or pwede kayo mag-add ng rule. Okay, so halimbawa, ito po yon. I-on nyo lang. Okay, kapag merong bagong pwedeng pag-investan, automatic na siya. Pwede ka mag-add ng rule or baguhin. So, baguhin mo halimbawa. Okay, now, invest. Halimbawa, yan yung pangalan ng aking rule ngayon. Okay, so halimbawa, gusto ko ay pwedeng 1% to 20%. Pwedeng 10%, pwede kong baguhin. So, lalagay ko sa inyo ngayon. Ayan. So, papakita ko sa inyo, guys. So, 10%. Okay. So, ang term nyo, isabihin ko, ayaw ko ng 12 months. Gusto ko ay 6 months lang. 1 to 6 months. Okay.
Pero sabi niya, allocation limit, dapat minimum of 10,000. Pero okay lang siya. Pwede rin yung mas mababa kung gusto mo. Katulad ko, halimbawa, gusto ko lang is 5,000. Ayan, so pwedeng baguhin yan para merong loan repayment method. So sabihin na lang natin all. Okay? Ayan. Or i-all din natin yung isang industries. Ayan, all na lang. Okay? Or equal monthly. So depende yan. Pwede natin maglagay ng rule, then enabled rule, then save nyo lang para merong rule na bago. Okay? So ganun lang yun, guys. Ayan. Ayan. So, pwede na natin i-monitor yung ating earnings dito sa seed-in sa dashboard. So, pwede po kayong, ngayon, kung itatanong mo sa akin, eh, paano mag-cash out yan? So, simple lang din. So, para mag-withdraw, click mo lang itong withdraw. Okay? So, napakadali lang din, guys, kasi pwede rin din pong GCash. Meron pang coins.ph para mag-withdraw. And then, lagay mo yung amount, submit withdrawal request. So, nandito po yung note nila, standard processing for withdrawal is 3 banking days, so hindi ka agad, hindi instant. Fund requested will be sent to your primary bank account. So, diretso na din po pala siya sa bank account na inilagay mo. And if your bank account details above are displayed incorrectly, please go your profile, banks, and amend. So, pwede nyong baguhin kapag nagkamali po kayo sa bank account. O kaya, binago nyo na yung bank account nyo. Sabihin na natin, nasira yung bank nyo, pwede pa rin po siya. Okay, then submit withdrawal. Okay? So, pwedeng bank transfer or GCash. So, pwede rin po siya. Okay? If you have questions, guys, about seed-in, okay, meron po silang parang support. Pwede nyo pong puntahan. Okay? Then, ito po ay malaking company na po siya, guys. Meron po silang contact us. Okay? So, ito lang yung aking ma-share. Sana nabigyan ko kayo ng isang paraan wherein pwedeng mag-grow yung GCash nyo or yung pera nyo gamit po yung seed-in. Okay, so once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye! So, nagustuhan mo ba yung video? Before ka mag-skip, guys, at matataposin yung video na to, meron akong dalawang video dyan na pwede nyo pong panoorin, nasa gilid yan, o kaya nasa baba. Okay, hanap po kayo dyan ng mga pwede nyo pong panoorin bago kayo mag-skip sa video na to. Alright? At kung hindi ka pa nag-subscribe, mayroon din po yung bilog dyan, okay, or nasa gilid, i-click nyo po yan para makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Alright?